Amen. Sana po kahit wala po ang mahal na Apo, ay ating buhayin sa ating isip at puso na kahit wala man ang kinalugdan, subalit ang banal na espiritu ang ating pinagtitiwalaan. Talagang ganun po talaga kasi kailangan na ipahayag at ikalat sa buong mundo ang salita ng Diyos eh. Kaya kailangan po na talagang hinihingi ng pagkakataon ng magmisyon ng Apo Kunching. Amen po ba? Amen. Ngayon po, ang ating pong pagninilay na, ang ating pong tema na ating pagsasalusaluhan, bagamat konti man po tayo, pero sa bawat araw na ating pagtungo dito, ay marami po sa ating kaganapan na pagtitiwala sa ating Panginoon. Na talagang sa ating mga ating kahilingan, sa ating mga idinudulog sa Kanya, nagtitiwala tayo na tayo ay Kanyang diringgin. Amen po ba? Amen. Kaya po ngayon, ating pong pagsalusaluhan na tayo man ay kukunti, subalit buhay na buhay ang Diyos sa ating pagtitiwala. Ang unang tatawagin ko po na talagang nakikita ko kung papaano sa bawat araw, o malayo man po siya rito, subalit natutunghayan po ng Ama na talagang sa pagtungo niya dito at pagkilala sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating Apo Kunching, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagtitiwala siya sa bawat kanyang kahilingan na itinutupad ng ating Ama. Amen po ba? Lalapitan ko po, hindi ko po kilala ang pangalan. Magandang umaga po, Apo, Mama Mary. Magandang umaga po sa... Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Na hindi ko talagang buhay ang Diyos. Hindi ko akalaing ako'y matawag ngayon. Kaya pala... Sa totoo lang po, kung paano po ako nakarating dito sa Dambana, napakahabang kasi sayang po ang aking buhay. Ako po, nung ako po'y napilay po ako dito, nagbuhat po kasi ako mabigat. Isang buwan po akong nakahiga. Alam niyo po, nung ako'y makarating sa ospital, sabi po sa akin ng doktor, dapat ma-opera ako dahil baka daw po hindi na ako makalakad. Alam niyo po, kinakausap ko po ang ating Panginoon na ako'y gabayan na sana huwag po ako ma-opera. Sa katotohanan po, nung po ako'y nakikipag-usap sa kanya ng tuwiran, alam niyo po, nung ako'y makarating sa ospital, nakuha ko yung aking x-ray. Nung po daling ko sa doktor, tinitingnan po ng doktor yung aking x-ray. Nakatingin po ako sa kanya.
sabi ko po, nung matagal na po niyan tinitingnan, eh doktor, ako po ba'y ma-o-opera? Sabi ko. Nung matagal po siya nakatingin, nung kwane, sabi po niya sa akin, hindi, sabi niya. Alam niyo po, pinagtaklob ko po yung dalawang kamay na yan. Salamat po sa Diyos, sabi ko po. At eh, baka po hindi na ako makalakad, sabi ko pong ganyan. Hindi, makakalakad ka, sabi niya. Huwag ka lang madapa, matisod, bubagsak, magbuhat ng mabigat, eh ka po sa akin. Talaga po, buhay po talaga ang Panginoon sa binigay niya sa akin ng kagalakan yung oras na yon. Dahil po wala pong doktor na nagsabing hindi ako ma-opera. Kaya talaga pong papuri at pagpapasalamat sa kanya ang aking pong talagang ni sa kanya at ako'y ginabayan niya. Kaya ganun pala po pag tayo ay manalangin ang tuwiran sa kanya, kausapin natin siya ng parang tao pong ganyan na kinakausap natin na totoo yung nasa puso mo, eh yun po ang aking pananalig sa Panginoon. At isa pa po, nung ako'y makarating dito, nung po ako'y bindisyonan ni Apo, dito po, sa tapat nito. Talaga po nga ako'y nahiga po ako talagang ganyan na wala akong kaalam-alam kung paano akong bumagsak. Ang pakiramdam ko lang po dahil po ako'y nakapikit ng ganun. Ang pakiramdam ko po, yung para po bang batang ilinigay na daan-dahan dyan. Yung po bang paglinigay mo sa duyan yung bata, ganun po ang naramdaman kong dahan-dahan po akong nahiga po dyan at wala po akong naramdaman na sakit. At nung ako po'y nangadilat, nakatayo po rito siya po, inabot po niya yung kamay ko, inabot niya yung kamay niyang ganyan, nagkaabutan lang po yung aming kamay. Ano pong iwaga talaga yung, bakit po ako nakabangon ng diretso? Samantalang ako po'y hindi po ako pinababangon ganun ng doktor. Lagi pong nakatagilid at itong dalawa kong kamay, siya pong indinidiin ko. At itong dalawa kong paa, yung po ang inuuna kong binababa sa kama bago po ako makatayo. Pero yung po, talaga pong ako po'y nagulat nung ako'y nakabangon ganun. Mula po noon, nawala na po yung sumasakit dito ko at ako'y nakakalakad ng mabilis. Kaya po, ako po talagang lubos po ako talagang nananalig sa Panginoon na siya ay buhay. Talaga pong tayo po, dapat po talaga huwag po tayong mawala ng pag-asa kung ano man po yung ating nagiging problema sa ating buhay. Sa Kanya po natin talaga dapat ibigay lahat at puro katotohanan lang po ang ating sasabihin sa Kanya. Tayo po ay Kanyang pakikinggan. Ako po talaga pong hanggang ngayon po, ako'y malakas. Siya po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ito po ang edad ko nito, 79 na po ako, malapit na po akong 80. Pero wala po akong rayuma, wala akong arthritis, ganun po, wala po ako yan. Kahit isang oras po akong nakaluhod, hindi po ako nag-aanong kamukha ng iba na bata pa sa akin, hindi na sila makaluod ng
diretsong pagrosaryo. Ako po, isang oras po ang rosaryo namin. Diretso po yun. Nagtataka nga po sila sa akin. Ako daw eh, pinakamatanda sa lahat sa kanila. Nakakaya ko yung nakaluhod ng ganun. Dahil po, yun ang paggabay po, ang alam ko po, sa aking sarili, ginagabayan po ako ng Diyos. Kaya po, ako po'y lapis na nagagalak talaga sa ating Panginoon, sa binibigay sa akin ng kalakasan. Yun lamang po, at kung tayo po may suriranin, magtibay po tayo sa Kanya. Huwag po tayong manginawa. Yun po ang dapat nating gawin. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat. Salamat po, Nanay Doray. Wala daw po siyang maisishare. Tingin niyo po kahaba ng kanyang nasabi sa pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Ipinagkaloob niya sa Panginoon ang kanyang mga karamdaman. Hanggang ngayon ay siya ay binibigyan ng kalakasan. Amen po ba? Ngayon naman po ang aking tatawagin na isang kapatid na alagad upang ipahayag ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kapatid na Beng. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ayan. Buhay ang Diyos. Kasi po kaya ako tinanghali sa amin, umuulan eh. Hinatid ko po yung dalawa kong anak doon sa aking biyanan. At yung ating tema ay pagtitiwala. Kinikilabutan po ako. Kung tayo po pala ay magtitiwala sa Diyos, may dalawang words po na makukuha tayo doon sa pagtitiwala. Yung una, awa. Pag tayo'y nagtiwala sa Diyos, sigurado makakamit natin yung awa ng Diyos. Makakamta natin ang ating kahilingan sa Kanya. Amen po ba? Subalit, ang isang salita na naroroon sa pagtitiwala ay yung salitang ala. Yung bandang dulo po, di po ba? Wala. Ala. Bakit po wala? Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, hindi natin bubuksan ang ating puso sa Kanya, hindi natin siya papapasukin sa ating puso't isipan, wala tayong makakamtan. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa aking pong karanasan, nang ako po ay matungo dito, bagamat ako'y nagsisimba, ang alam ko lang po'y magsimba. Pag ako'y nakapagsimba, ayun na, okay na po. Nakatugon na ako. Nang ako po ay natungo sa dakong ito, wala po ang lahat. Madilim, maraming tanong, maraming basura sa puso, katulad po ng sinabi ko nga sa inyo nung ilang araw na ako'y nagbahagi, kung ilan po yung naririto nakapakinig. Lahat po ng iyan ay puro basura na nakatalsak sa aking puso, sa aking isip. Isip na marumi, puso na maraming tinik. Isipin nyo na lang po, imagine nyo, sa isang dadaanan mo, kung puro tinik ito, makakatawid ka po kaya? Hindi. Hindi mo po makakayang tumawid dyan. Kapag yan ay puro tinik, siguradong tutusok yan sa paa mo. Nang ako ay natungo dito, kung paano ang mga tinik na yan na dinaanan ko, hindi madali sa bilang pagkatao ako. Subalit, salamat sa Diyos nang binuksan niya ang aking puso at nakamtan ko ang biyaya ng pagtitiwala sa Kanya. Ang lahat ay naparam, ang lahat ay ibinigay ang kasagutan. Amen po ba? Ganyan po, una magtatanong ka, ang sasabihin mo, ano bang klaseng gawain ito? Ako po ang paborito kong upuan nun, ito po. Diyan po ako nakaupo, nung bago-bago po ako natungo dito. Subalit, unti-unting binago ng Diyos
sa paghahangad ko, sa pagnanais ko na makilala ang Diyos, kung paano nga ba siya kumilos at gumanap sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, unti-unti, hindi po isang iglap eh. Meron nga po, di po ba yung iba, instant healing. Bigla na lang, isang araw pa lang dito, kadarating lang nakalakad. Pero yun sa akin po, unti-unti, proseso. May proseso po na pagdaraanan. Hindi agad grade 2 ka. Hambing sa nag-aaral, mayroon kang pagdaraan ng baitang para makamtan mo yung matibay at matibay na pagtitiwala mo sa Diyos. Paano mo nga po ba ipagkakatiwala sa Diyos kung ano man yung kasakitan mo, kung ano man yung pinagdaraanan mo? Napakahirap po. Napakahirap pag wala ang Diyos sa buhay mo. Magtitiwala ka, hindi mo alam kung sino'y pinagkakatiwalaan mo. Hindi mo naman nakikita. Di po ba? Hindi mo naman pwedeng ipagkatiwala sa kapwa mo. Kasi pag pinagkatiwala mo sa kapwa mo, maaaring oo ngayon, oo siya ngayon sa'yo. Oo ngayon. Pero paano bukas? Pero ang Diyos, pag sa Kanya ka nagtiwala, 100% ibigay mo sa Kanya. Ano ang hindi niya matutugon sa buhay mo? Amen po ba? Sa akin po, yung pagtitiwala na yan, kung sa akin ay pinasimulan po, 13 taon ako nakapisan sa aking biyanan. 13 taon po. Nang ako po ay matungo dito sa dahong ito, year 2005, buntis po ako dun sa aking bunsong anak. Year 2005, nang ako'y unang madako dito, di po ako nagkakamali, June 13, 2005. Malinaw na malinaw po kasi birthday po nung anak ko. June 14, 2005 ko siya pinanganak. Buntis po ako noon sa bunso ko na yon. At nung pong panahon na yon, meron pa po sa mga bahay-bahay na haplusan. Isa po yung aking ninang na yumao na sa bahay nila may haplusan pa. Doon po ako binanyosan ng 8 araw at yung aking 9 na araw ay dito nga po. Iyon po ay pumatak ng June 13. Nang June 13 po, ang sabi sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, wala pa po itong dambana, kundi po yung maliit pa lang po dito, yung maliit na altar na naririto. Ang sabi ko po, bakit hindi ako hinahaplos? Samantalang sila'y kadarating lamang nila. Iyan po agad yung tanong ko sa isip ko, tingnan niyo po. Nang ako po ay matitig dun sa Lord of Pardon, ang sabi niya sa akin, anak, kinakausap po niya ako sa mata ng Lord of Pardon na ipinapasok po sa aking isipan. Nasabi niya, anak, lumuhod ka muna sa akin. Magdasal ka muna sa akin. Iyan po yung ipinapasok sa aking isipan ng mga panahon na yun. At pagkatapos ko pong ginawa ko nga po, ako'y lumuhod, nagdasal. At nang pagtayo ko po, ako'y mauupo na sa side po na yon, may papagpa po dito nun eh. Mami, yung papag dito nun na maliit. Pagtayo ko po, nilapitan agad ako ng mahal na Apo. Sa bilang, nung ko pa lang siya nakita, wala po akong kaalaman. Tapos ang tanong po sa akin ay ganito, gusto mo na bang manganak? Nagulat po ako kasi ang due date ko po, July, first week po ng July o last week ng June, ang due date nung anak ko dun sa ultrasound. Sabi ko, hindi po ako agad nakasagot. Kung ano po, tapos inulit-uli sa akin yung tanong, gusto mo na bang manganak? Sabi ko, kung kalooban mo, kung ano po yung masusunod, sabi kong ganun. Nung pong panahon na yon, ade, hiniga na nga po ako, hinaplos po yung aking tiyan. Ang kasama ko nga po noon, si Nana Iya,
Kaya sabi ko nga po kay Nanay iyan noon, sabi ko, Nanay, hindi ako nagkakamali. Ikaw, January ka na tungo, ako, June, sabi ko pong ganun sa kanya kasi nga, buntis po ako. Nung pong umuwi na kami nung hapon, umuwi na ako dun sa bahay nung biyanan ko. Nag-iimpake na po ako ng mga damit namin. Kasi ang sabi ko nga po, manganganak ako kako, dus nagpaalam ako sa biyanan kong lalaki, sabi ko, Tatay, uuwi na ako sa amin. Sabi ko, kasi baka abutan ako ng sakit ng tiyan ko dito, kasi po isang half-body paralyzed yung kasama ko sa bahay, at isang putol yung kamay. So, nagpaalam po ako noon, ang sabi sa akin ng biyanan ko, Anak, ipagpabukas mo na yung pag-uwi mo. Sabi niya, matagal ka pa naman mga anak, mga 3 weeks pa, yan po ang sabi sa akin noon. De, hindi po ako napapigil. Sabi ko, uuwi po ako sa amin kasi po ang pagitan po ng bahay ng biyanan ko tsaka ng bahay namin, mga 8 bahay lang po. Nagpaalam na rin ako nung gabi na sa amin ako matutulog. Sabi ko, lilipat na lang uli ako bukas ng umaga. Sabi kong ganun sa biyanan ko dahil nga po parehas na matanda. Ito na po, nung pagdating po ng 11 o'clock ng gabi, sumasakit po yung tiyan ko. Sabi ko, bakit parang humihilab na? Eh kasi po yung nanay ko po, nasa taas sila natutulog, ako sa ibaba. Kumuha po ako ng tambo dahil matindi na yung hilab. Tinutokto ko po silang ganyan doon sa taas. Hindi na nga po ako kasi makahakbang. Nung pong sa madalit salita, ayun nga po, humilab na. Sabi ko, gusto ko ma-normal ako. Sabi ko pong ganun. Kasi, sabi ko, gusto ko normal ako. Kasi po yung panganay ko, cesarean din ako. Hindi po pinagkaloob na ako'y ma-normal nung araw na yon. Kasi po, pumutok na daw po yung panubigan ko. May ipit daw yung bata. Sinasaksakan po ako ng injection sa ganito. Pumipirma po ako ng waiver na kailangan na ako isesarean. Subalit kay dakila ng Diyos, noon pa lang po, nagparamdam na siya sa akin. Yung mga injection na kinatatakutan ko na masasakit, wala po ako naramdaman na isaksak na pala yung injection sa ganito ko. Tapos na po pala. Samantalang po nung una, talaga pong umiyak ako, aray ako ng aray. Pero po nung panahon na yon, maski anong test ang kuhanin, hindi ko po naramdaman yung tusok ng karayom. Wala po. Ganun po kadakila ang Diyos. Sinilang ko yung anak ko, June 14. Yun nga po, yung bunso ko. Tapos po, ayun. Doon na po nag-umpisa. Ang sabi ng nanay ko, Anak, ngayong nakikita mo na kung ano yung hiwaga na ipinakikita sa'yo ng Diyos. Bilang ganti mo sa kanya, pagdating ng alas 3, tatakbo ka doon sa yung maliit po namin dambana doon sa baliwag. Pupunta ka naman eka doon bilang pasasalamat mo kung paano ka ginabayan. Kasi nga po, 5 buwan pa lang po yung tiyan ko, meron na akong bato. Yun ay ooperahan daw. Eh sabi ko, hindi po. Kaya po, yun ang naging kaparaanan. Inihi ko po yung bato na yun. Ganyan po kalaki yun. Buntis po ako noon. Wala po akong ininom na gamot, kundi tanging haplos lamang po ang ipinagkalob sa akin. Doon pinagtibay ng Diyos ang pananalig at pagtitiwala sa Kanya, ang lahat ay may mas magagawa. Kung ako po ay hindi naniwala at hindi ako nagtiwala sa Kanya, may makakamtan po kaya ako? Wala po. Kaya po, iyon ang aking pinagpapasalamat sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, sa mahal na Apo Kunching na Kanyang ginamit sa dakong ito. Kung paano ang banal na Espiritu sa araw-araw sa atin ay ipinahayag, kagalingan ay unti-unti nating nakakamtan. Kagalingan ay patuloy tayong pinalalaya kung ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay. Ganyan kadakila, ganyan kahiwaga kumilos ang Diyos. Hindi mo namamalayan ang nais mo na maganap sa buhay mo ay hindi pala gusto ng Diyos na maganap sa buhay niyo. May mas higit na gusto pala siya na ipagkaloob sa'yo. Kung minimithi mo na magkaroon ka ng 50 pesos, subalit ang Ama,
hindi lang pala 50 ang gusto niya sa'yo, mas kabila pa doon. Amen po ba? Pagtibayin mo lamang ang iyong pananalig at pagtitiwala sa puso mo, yung awa niya, makakamtan mo. Subalit kapag wala, ala kang ang makakamtan sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At isa pa po sa pagtitiwala, kung paano nabuksan yung aking unti-unting pagtitiwala sa Kanya, ng aking pong kabiyak ng puso. Ang sabi niya sa akin ay, Mami, aalis na ako next week. Sabi po niya sa akin ganun. O de, okay lang po, aalis next week. Tapos lumuwas, pagbalik, Mami, na-cancel yung flight ko. Limang ulit po yun. Limang alis, limang tatak sa passport, bumabalik po sa amin. Hanggang dumarating na nga po sa punto yung parang naiirita na siya. Bakit hindi siya matuloy-tuloy dun sa pag-alis niya? Alam niyo po, ang sabi ko sa asawa ko'y ganito, hindi natin alam kung bakit hindi ka makaalis. Baka mamaya, kaya hindi ka makaalis, may mas higit na plano sa iyo ang Diyos. Iyan po ang sabi ko sa kanya noon. Kaya huwag kang mabagot. Huwag mong daanin sa galit ang lahat ng bagay. Sabi kong ganyan. Kasi po, pagka ang lalaki, di po ba, pagka yan eh, nadi-disappoint, sandali lang mainit ang ulo. Ganun po, hanggang limang beses. Doon sa ikalimang beses na pagkaka, hindi nga po siya natuloy, August 31, namatay ang kanyang tatay. Namatay po yung aking biyanan. Kaya sabi ko po sa kanya, kita mo, kaya pala hindi kanya pinaalis ng buwan na yon, isang buwan ka lang doon sa barko, babalik ka rin. Baka hindi ka pa nga makauwi dahil ang biyahe ng barko is 40 days po sa laot. O sabi ko sa kanya, kita mo kung paano kumilos ang Diyos. Sabi kong ganun sa kanya. Nakakarinig na rin po ako ng mga banal na salita ng, kasi nga po hinahayo pa noon yung imahe ng Divine Mercy. Sabi ko, tingnan mo, ngayon, pag alis mo, sabi ko, magdidire-diretso na yung alis mo na yan. Sabi kong ganun. Kaya pala hindi ka natuloy, mawawala si tatay mo, sabi kong ganun, kahit na masakit, at least nakita mo, nasaksihan mo. Napakasakit po kasi sa isang anak yung mawalan ka ng magulang na nasa malayong lugar ka, wala kang magawa, gusto yung umuwi. Pero walang kaparaanan. At siguradong mga 2 weeks or 3 weeks ka pa lang doon, tas ganun na agad yung balita sa'yo. Sabi, nung pong sumunod na araw, nanlumuwas na nga siya, tinawagan na siya ng opisina. Sabi sa kanya na opisina, okay, September 3, aalis ka. September 3, aalis ka. Tuesday po siya umalis noon. Inilibing po namin yung tatay niya ng Sunday. Di po ba kay hiwaga ng Diyos? Doon pa lang ipinakita na niya kung gano'n siya kadakila at kahiwaga. At doon po sa 13 taon, kung bakit po ako nagsusumakit na talagang sumusunod po ako sa kahiwagaan nung paghayo po nito, talaga pong minimithi ko sa isang may asawa ng minimithi po, di po ba, ang ikaw ay mabukod. Ang ikaw ay magkaroon ng sariling tahanan. Yan po ang pangarap ko noon. Na sabi ko nga, ang sabi ko noon, kailan kaya darating yung panahon na yon? Yun po yung lagi kong hinihingi sa kanya. Basta po hinayo siya at nagmiminsahe ang banal na espiritu at pag ako'y nagpa-bless, magtibay ka, magtiwala ka, manalig ka, darating din ang takda. Ikaw ay makalalaya. Yan po yung minimensahe sa akin noon. Tapos may mensahe pa na, hindi sa buong panahon, ikaw ay puro sakit ang makakatan mo. Ihulagpos ka din. Ipararanas din sa iyo ng Diyos kung paano yung kahiwagaan niya. Iyon nga po, 2011,
Inalis po ako doon sa tahanan nung aking biyanan. Nalipat na po ako doon sa sarili naming tahanan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yan po yung ilan pa lamang sa pagtitiwala mo sa Kanya. Pinagtiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Ipinagtiwala mo sa Kanya ang problema mo. Ipinagtiwala mo sa Kanya ng buong-buo ang karamdaman mo. 100% darating ang takda, ibibigay niya sa iyo ang paglaya. Katulad ko po, alam ko sa inyo, sa oras na ito, ang kininyo po, anumang kasakitan, anumang problema, anuman ang pinagdaraanan sa buhay, ipagkatiwala po natin sa Ama. Tanging siya nakababatid kung ano ang marapat, kung ano ang tama at para ibigay sa atin. Ibibigay po niya sa ating lahat. Iyon lamang po. Magandang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, mahal na kapatid. Narinig niyo po ang dalawang salita na ibinigyan niya ng buhay sa kanyang pagpapahayag. Ano nga po ba ang ala? Di po ba yon ang isang salitang tayo ay malayo sa ating Panginoon? Sa kabila ng kanyang pagtitiwala sa mahabang panahon, nagkaroon ng awa ang ating Ama sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sa kanyang pagdulog. Kaya po, kay buti ng Ama, sa tinagal ng panahon sa kanyang pagtitiwala, ay pinagkaloob na ng Panginoon Diyos na itinakda at nagkaroon na siya ng nakamtanan niya ang galak. Amen po ba? Ngayon naman po ang aking tatawagin na isang cups upang mag-alay po ng awit. Tinatawagan ko po si Tata Magno. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan dito sa Banal na Dambana upang mag-alay ng awit. Bagamat po wala dito ang ating mahal na Apo, ako po ay naniniwala at nagtitiwala na ang kanyang Espiritu ay nandirito. Ang awit ko po ito ay inyaalay ko una sa Diyos at sa ating lahat. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba, pagkat sa pilig mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo nang tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Umasa kang ikaw ang iisipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Salamat po. Maraming pong salamat.
Salamat po, Tata Magno, sa magandang awit. Hintay pa sana ako isa eh. Salamat po. Maganda naman yung awit, di po ba? Amen. Kaya po muli, tatawag ako ng isang magbabahagi pa na talagang sa kanyang pagtungo dito, talagang ang kanyang sarili sa pagtitiwala niya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu, siya po ay, ang kanyang kalusugan ay nakita niya kung paano nagkaroon po siya ng kalakasan. Tinatawagan ko po si Arlene Tubeyo. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Niloob po ng Ama. Kanina po sabi ko, kaya sikip-sikip, para pong dinadatal po ng Ama na para pong kadami ko naman pong damit. Ito pang napakas. Siguro, ito isang patutuo po ng pagtitiwala sa Ama para po makita niyo po kung ano po ang kahiwagaan na ginawa ng Ama. Nang makadako po ako sa lugar na ito, wala po akong tiwala na nararamdaman sa sarili ko. Pag-aalinlangan po ang nasa akin. Sapagkat, nung pong ang kapatid ko po noon, nauna siyang pumupunta dito. Kami po, sumasama nga kami sa iba't iba. Meron po kaming sinasamahan na, charismatic. Ngayon po, ako po bilang tao, sumasama rin po ako sa mga herbal-herbal na yan. Sumali po ako sa networking. So, yung pagtitiwala ko po, kasi nga, matagal po akong nagkasakit, hindi po mapagaling ng doktor. Payat na payat po talaga ako noon. Yung po mga alagad po na nakakita po sa akin noon, talagang payat na payat po ako noon. Talagang sobrang payat ko po. Nakala ko nga po hindi na po ako tataba. So pagdating ko po sa lugar na ito, kaya lang po ako nagpunta dito noon kasi po nararamdaman ko po noon, nahihirapan na naman po akong, pag po naliligo ako noon, para po may hanging umaakyat sa ulo ko. So ang gusto ko po noon, pumunta dun sa albularyo. Kasi po noon, nung wala pa po ako sa dambanang ito, bagamat ako po ay nakakapakinig ng sanita ng Diyos, wala po akong 100% pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Yun po ang masasabi ko noon. Nasasabi ko po na kilala ko siya, pero hindi ko siya kakilala. Yun po yung pagkakaiba nun. So bali po nun, sabi ko sa tatay ko, samahan niya po ulit ako dun sa manggagamot po, yun sa albularyo na nakaano po dun sa bato. Sabi po ng tatay ko, patay na yon. So bali po ngayon, ang nangyari, sabi ng hipag ko, pumunta po ako dito para magpahaplos. Pagdating ko po dito, siyempre po, kagaya po ng nararamdaman ng mga buguhan dito, nag-o-observe din po ako nun. Sabi ko, ano ba yan? Babae ang nagsasalita. Sabi ko po ganun. Tapos po nung naiinip na inip po ako nun kasi nung unang punta ko po dito nun, ang gusto ko lamang po nun mahaplos po ako kasi nga sobrang sakit po ng mga kasukasuan ko nun. Yun lamang po ang gusto ko nun. Marilive lang po yung sakit ng katawan ko nun. At gusto ko lamang po talaga gumaling po yung nararamdaman ko. Nakaupo po ako dun. Hindi po ako nun, pag po lumuluhod ako, talaga pong hindi ko po kaya kasi napakasakit po ng mga paa ko. Tapos po, wala po talaga ako, wala naman po akong pagtitiwala na dito ako gagaling. Tapos po, ngayon po nasa isip ko, may appointment po ako nun sa aking internal doctor. Tingin po ako na tingin sa rilo. Kahit po nagbabahagi itong banal na espiritu, hindi po yan talaga, hindi ko po ako nakakaramdam na ano kasi po naiinip po ako dahil ang gusto ko lang po talaga noon, mahaplos po ako doon sa lugar na yon dahil po ang pagkakaintindi ko nga po noon, ang gusto ko lang po talaga noon, gumaling ako. Tapos po sabi ng banal na espiritu sa akin, kung ano po yung nasa isip ko, tinura ng banal na espiritu, nahiya po ako sa sarili ko, doon po ako, sabi po sa akin, kaya lang naman ako nagpunta dito. Para magpagamot, ang tagal-tagal. Gusto niyo lapitan ko, sabi po ng mahal na apo. Eh, papalapit na po dyan yung mahal na apo. Naku, nakakahiya. Bigla po ako nahiya sa sarili ko noon. Tapos po, eto na po. Sabi, nung pong dudulog na po doon sa adoration, eto yung sabi po sa akin, anak, nananalig ka ba? Na okay lang uminom ka ng dahon-dahon. Eh, yung pong dahon-dahon na yan, hindi ko po talaga yan naiinom. Di po ba yung mga binibigay po ng mga albularyo, bagamat po binibigay sa akin, hindi ko po talaga yan iniinom dahil mapait. Iba po yung lasa. Lahat po ng albularyo yata, napuntahan ko na po lahat ng klase ng albularyo.
Nung pong binigay sa akin yung ano na yan, yung dahon-dahon na yan, dinala ko na po sa Maynila. Napakadami po, may tinatapal po ako sa ulo, meron po dito sa leeg, meron po sa sikmura, meron po dito. Talagang pinagtatawanan po ako sa Maynila dahil po para daw po akong si Mang Kepweng. Talaga po ang dami ko po kasing tapal-tapal. Tapos po nung ininom ko na po yung herbal, ayan na po, umiikot po yung sikmura ako na ganyan. Sabi ko, ano ba yun, mamamatay pa yata ako dito sa binigay sa akin, ano na yan. So bali, nakita niyo po doon, wala po sa akin yung 100% pagtitiwala. So balit po nung nakakapunta po ako dito, so wala pa po yung ano, wala pa po talaga din yung 100%. So balit napakabuti po ng Ama, pinagtiyagaan niya po ako na sa pagpunta ko po dito, ayun na po talagang dumating pa po ako sa point na nakaupo po ako doon gabing gawain. Kasi nga po, umaattend po ako dito, umaattend pa rin po ako doon. Ito na po, nung pong nababasa ko po sa Bible, ano po, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, marami pong gagamitin, ganyan-ganyan po yung mga nabasa ko. Sabi ko, mali yata talaga yung pinupuntahan ko. Sabi ko po, gano'n, kaya ang totoo. Alam niyo po, buhay na buhay po ang Ama. Nakaupo po ako noon gabi, diyan po sa, doon po, banda doon, sa, doon po yata sa dulo na yon. Tapos po, din yun po yung ano sa isip ko noon na nag-aalinlangan nga po ako, kung ano po, kung tama po ba itong pinupuntahan kong lugar na to. Alam niyo po ba, pagpikit po ng aking mga mata, nasilayan ko po yung tatlong persona po na yon. Tapos po, nakagitna po ang mahal na Apo. Tunay nga po na napakabuti ng Ama. Sapagkat po, nakita niyo po, di ba, yun ngayon po, ang taba-taba ko na po, lahat po ng ano, lahat po ng mga nakakakita po sa akin, tinatanong po nila, Arlene, ano yung vitamins na iniinom mo? At sabi ko po, salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Sabi ko po, salita ng Diyos, makinig kayo sa, baga po yung salita ng Diyos ang naging vitamins ko po. Kaya po, talagang sa pagpunta ko po dito sa lugar na ito, hindi lamang po yung physical po na katauhan ko po ang kanyang pinataba, yung pong mga, bagamat po marami pa rin pong pagkukulang, unti-unti rin pong pinatataba ng Ama ang aking pananalig at pananampalataya sa Kanya. At alam niyo po ba dati, di ba sabi ko nga po sa inyo, laman po kami ng ospital, laman ako ng mga mag-albularyo, laman po ako ng, tinigilan ko po yung herbal na yan. Talaga pong, yung pong dating binebenta ko talagang hirap na hirap po yung isip ko, dahil po pag sa pagtitiwala ko po sa banal na lugar na ito, iniwanan ko po yon. Ngayon po, sa gabay at patnubay ng Ama, kami po yung pong mga anak ko at kami po, sa pagtitiwala po namin sa banal na lugar na ito, di po ba dahil nga po dun sa pagpapagamot namin, dahil po dun sa pagtitiwala namin sa lugar na ito, yung pong dati po na, siyempre po dahil mahirap kami noon, pagpa nagpagamot kami, mangungutang kami. Nung dahil po sa pagtitiwala sa Ama, sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, nagkakasakit man po kami, hindi na po kami nangungutang, hindi na po kami nag-aalala na kung ano po yung mangyayari sa amin. At ang isang patutuo po, na kailangan po 100% pagtitiwala, talaga pong tinetest po ng Diyos ang pagtitiwala na kung pong nananalig tayo sa Kanya. Pinababayaan po ng Ama, di po ba sabi nga, kung mga nakakapakinig po ng banal na aklat, di po ba, bakit po ba ang mga anak ng Diyos ang mas maraming pinagdaraanan? Di po ba kasi, ang masamang espiritu po, mas malapit po siya sa atin na mga, habang lumalapit po tayo sa Ama, mas lumalapit po sa atin ang kalaban. Kasi tinitingnan niya po talaga kung tunay po tayong nananalig at nagtitiwala sa Ama. Year 2000, di ko po matandaan kung anong year na po yung, ano yung anak ko po, nagkaroon po siya ng, yung pong pangalawang anak ko, nagkaroon po ng sugat. Talaga pong sugat na sugat po yan hanggang sa umabot po na nakalbo siya. Alam niyo po, nang dahil sa pananalig at pananampalataya namin sa Ama, yung pong sugat niya na yun, sabi po sa amin ng banal na Espiritu, Anak, kung hindi kayo nananalig at nananampalataya sa amin, kayo nagtitiwala, hinding-hindi ko gagamutin ang anak mo na yan, sapagkat nga po, di po ba yung mata, yung tenga, lahat po ng mga sensitive na parte po ng katawan nandyan po sa ulo. Subalit, purihin at dakilain po ang Ama, nang dahil lamang po sa mga dahon-dahon po dun sa paghaplos po ng mahal na Apo, ng mahal na ina sa katauhan ng ni Tita Maria. Alam niyo po ba, nung gumaling po yung anak ko, wala pong kabakas-bakas. Ngayon po, wala ka pong masisilayan sa kanya na nagkaroon po siya ng mga, ano po dito, mga sugat-sugat.
At ano po ba yung mga nakamtan ko sa pagtitiwala ko dito sa ano na to? Dati po, kapag po lumilindo, kapag po may nabalitaan ako lumilindol, na ano po ako nga, nababagabag na po ako. Noon nga pong time na nagkaroon po ng tsunami sa Japan, sabi ko magre-resign na yata ako. Kasi po yung opisina po na pinapasukan namin, katabi po niya Manila Bay. Yung pong tinitirahan ko din, malapit din po sa Manila Bay. So bali sabi ko po noon, ako pag lumindol, pag naabutan ako sa opisina, agad-agad po, maaabutan na kami nung ano kung magkakaroon nga po ng tsunami. Sabi ko, paano naman kaya ako sa bahay? Ganun din, paano kaya ako maliligtas? Alam niyo po ba na dahil sa banal na mensahe ng banal na Espiritu sa mahal na Apo Kunching at sa mga alagad po na kanyang ginagamit, ngayon po payapa po ako nakakatulog. Bagamat po may mga sinasabi po sila sa Maynila na may mga may big one daw po mangyayari, meron daw pong ganyan, na inaabot po ako sa Maynila na bumabagyo. Talaga pong nararamdaman ko po na sa pagtitiwala ko po sa kanya, pinayapa niya po yung isipan ko, bagamat may mga, noong time po na isang beses po lumindol din po sa Maynila, pero naramdaman ko po sa sarili ko na talaga pong pinayapa na po ng Ama yung isipan ko na talagang nagtiwala po ako sa kanya na kahit po nasaan ako, kasama ko po siya, kaya hindi naman niya po ako pinababayaan. Patuloy po yung kanyang paggabay at pagpatnubay. Kaya po, walang hanggang papuri po at pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating Panginoon at sa mahal na ina po na siya rin po nakagabay sa atin. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po kapatid. Purihin ang Ama. Saan ka man pumunta, puro albularyo ang iyong pinuntahan. Subalit talagang sa lugar na ito, ipinakita lamang sa iyo ng ating Panginoon sa pamagitan ng Espiritu ang kanyang kinulugdan na hindi albularyo. Tunay na kinalugdan at ginagamit ng Espiritong banal. Amen po ba? Kaya po, totoong-totoo po, ano man po ang ating pinagdadaanan, ang ating pong sarili, ang pagtitiwala lang po ang ating ibalot sa ating isip at kalooban. Ito po ang talagang magpapatibay sa atin. Amen po ba? Ngayon naman po ang aking tatawagin na isang cups upang ipahayag sa inyo ang kaganapan sa kanyang pinagdaanan, sa kanyang karamdaman. Tinatawagan ko po si kapatid na Amang Lagman. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid sa tanghaling ito. Salamat sa Ama at muli binigyan niyo uli ako ng pagkakataong maibahagi ko ang nangyari sa akin naging karamdaman. Salamat naman maraming hindi pa nakakarinig sa naging karamdaman ko. Ako po na-stroke. Nabutan po ako ng stroke sa Manila, sa bahay ni Boy Bailon. Ngayon po, madaling araw po nun, alas dos na madaling araw. Naramdaman ko po na ako ay gumising at ako iihi. Di po ako maihi para pong nahihilo ko. Ngayon po, tumayo po ako at kumuha ko ng isang baso tubig at iinumin ko. Yung pong tubig, hindi ko na po malagok para pong naglaki yung lalamunan ko. Kahit po paano gawin kong inom na talaga, talagang ayaw, hindi ko malagok. Di ngayon po, lumabas ako rin sa kwarto ko, punta ako sa garahe. Driver po kasi ko, ang trabaho ko puro na driver. Di, tignan ko po kung ba't kaya ako naihilo, sabi po, nalumabas ako. Parang naramdaman ko na talagang parang iba yung pakiramdam ko. Kaya po nung ako'y bumalik to sa kwarto ko, gumagapang na lang po ako. Ngayon po, yung gilid nung kwarto ko, pag ganun, yung gilid, kwarto naman po nung mga katulong. Naisip po, nakatukin sila at sabi ko po, puntahan niyo ako rito sa kwarto ko at sama ang tama ko, sabi ko ganun. Di punta nga po sila, nung abutan nila ako, nakahiga na. At maputlang maputla raw po ako, talagang natakot sila. Tumawag ang timano sila sa itaas sa bahay nung boss ko at pinapanaog.
nakita nga po na iba yung timpla ng mukha ko, mukha raw, mamatay na, sabi pong gano'n ng mga katulong. Kaya po sila natatakot. Eh nung po, nagbibinuan sila na pati yung boss ko, kung halimbawa, matagal na po kasi kung sa kanila nagtatrabaho, sabi niya, palagay ko eka, kung mamatay ka, eh baka yung sakyan namin, hindi na namin gamitin. Dahil natakot kami, dahil lagi ikaw ang gumagamit ng mga sakyan. Palibasa po eh, siguro mga 15 taon na ako nagmamaneho sa kanila. Di ngayon po, pinadala na po ako sa ospital. Nung po nga ako yung sakay doon sa sasakyan, dalawa po yung katulong ng malalaki katawan na talagang nakayakap ako sa kanila dahil hindi na po ako makalakad. Pagdating po sa ospital, bababa po ako, hindi na ako makatayo. Kaya po, binunot nila ako sa sasakyan na pahiga doon sa parang papag, parang kamang ganun. Tapos so, ang nalaman ko na lang, pinasok po ako sa ICU, papasok na po ako sa ICU. Wala na po ako nalaman nun, basta nagising ako, may hose ako sa ilong, yun daw po ay UNGT. Tapos, tumutulo po yung laway ko, at nahihilo po ako pagka hindi ko po pinikit yung isang mata ko. Ako po ay nahihilo at naduduling. Tapos po, sinisinuka ko. Dalawang araw po ako sa ICU. Hanggang sa inabot nga po ako ng 14 na araw sa ospital, wala pong nangyayari sa akin. Ganun pa rin po yung nararamdaman ko. Kaya lang, medyo yung hilo ko nawala. Ngayon, ang sabi ko rin sa miss ko, kasi po eh, gabi-gabi eh, sinisingil yung bill namin. Eh buti, ang nagbabayad, yung boss ko. Eh kung minsan po, 35,000, minsan 40,000, basta gabi-gabi po yun, may bill. Eh naiya na po ako dahil 14 na araw na po ako. Pakiramdam ko naman, kaya ko lang umuwi sa amin na sakay ako sa sakyan. Eh nilabas na nga po ako. Pagdating ko po sa amin, mga ilang araw lang po, nag-rogue ko kasi po nawala yung oxygen ko. Tapos wala akong swero. Talaga pong parang pinamimili na ako ng tadhana, mamatay o mabuhay. Minsan nga po eh, yung anak ko eh, dinago ko na lang ako sa hita eh. Kasi po eh, parang bibigay na ako. Eh, hindi po nila ako tinutulugan. Eh, nung maramdaman na parang mawawala na ako, dinago ko na ako sa hita para magkaroon ako ng urirat. Ngayon po, kinabukasan, tumawag po sa akin si Boss Bailon. Tinatanong po sa akin kung ano raw yung kalagayan ko. Sabi ko, Boss, mukhang humina pa ka ako, pakiramdam ko eh. Sabi nga, eh sige ka, punta ka bukas sa paligid sa Divine Mercy at pupunta ako ron. Sabi niya, yun po, doon po nagsimula na ang pagpunta ko rito. Oras pong mapasok po ako rito, naramdaman ko na po na dito ako gagaling. Dito na po ako nagtiwala sa Panginoon. Hanggang sa dyan po lagi yung upuan ko. At nga po, tumutuloy yung laway ko. May dala po akong duraan. Pag po puno na, hindi ko naman po maidura dahil lak nga po yung lalamunan ko. Kaya po ang ginagawa ko, pinapahiram ko ng tis yung ganun. Tsaka nilalagay ko rin sa aking pong baong duraan. Kayo po, sa papakikinig ng salita ng Diyos, sa ginagamit na ang ating Apo Kunching, pag po magpapabendisyon, dalawa po yung nakahawak sa akin, dahil hindi nga po ako nakakalakad, naka-wheelchair lang po ako. Dadaan po ako rito. Pinatataas po yung kamay ko, hanggang dyan lang po yung kamay ko maitaas. Tapos po, tumutuloy yung laway ko, sinisinok. Sabi po ng Apo, magbata lang daw po ako. Eh, nung po yung panahon na yun, yung pagbabata, hindi ko pa alam kung ano yung ibig sabihin ng magbata. Eh di, diretso lang po, hindi po ako kumibo. Pakikinig ko po na ang salita ng Diyos, yung po palang pagbabata, magtsa, manampalataya,
manalig sa Panginoon at makinig mabuti. Alam niyo po, sa pakikinig ko po at naisinabuhay ko po yung aking napapakinggan. Yung pong mga nakasamaan ko ng loob na nakagalit, pinagpuntahan ko po ng isa-isa yun. Kahit po ako eh, akay-akay nung miss ko, pinuntahan ko po yung mga kagalit ko. At yun nga po, doon na po nagsimula yung kagalingan. Hindi po nagtagal, nawala na yung NGT ko. Hindi po nagtagal, yung pang pagdudura ko, naidudura ko na po sa pagkain ng candy na inaharis po ng apo. Hanggang sa yung pong sinok, nawala na rin. Hindi po nagtagal, natanggal na rin yung NGT ko. Kaya po, sabi po ng mahal na apo, nung ako yung nagpapabendisyon at nakakalakad, kung lahat lang daw ng pasyente, eh, kagaya kong nananalig at nagtitiwala sa Panginoon, gagaling. Sabi niya, salamat ka anak, sabi ng mahal na apo. At sa pakikinig mo eh, yun nga po, nakalakad na ako, tingnan naman po niyo. Nung minsan po eh, si Kapatid Dabeng eh, nag-vigil po kami. Sabi po niya, lahat daw nung nagpunta rito na may sakit, eh pagpunta rito, hindi maipinta mukha. Ang sama ng itsura. Nagkataon po, eh, meron po kong ID maliit na nung pong may sakit pa ako, punta po ako sa SS para mo makakuha ako ng pera. At well, nagpakuha po ko litrato. Eh nakita ko nga po yung litrato, talaga napakasama ng itsura. Eh nung pong gabi na yun, nagbibigil kami, sabi ko, kapatid, ganito baka ako yung litrato na masama itsura, di tinignan. Ay, oo nga po, napakapangit. Sabi nga, para pong isang bulate na lang hindi yung pumipirma. Kasi po, pumayat po ako ng gusto. Dati po ang timbang ko, 85. Nung po ako yung magkasakit, nag-60 lang po ako. Ngayon po, eh, ang timbang ko eh, 73 na. At saka po, poging-pogi na naman. Kaya po, mga kapatid, sa pagpunta po natin dito, magtiwala lang po talaga tayo at manampalataya at makinig. Kasi po ako, sa totoo lang talaga, nung mula nung pumunta ako rito, hindi po ako pumarada sa labas. Hindi po ako doon naupo. Diyan po ako kadalasan naupo sa harapan na yan, nung ako'y magaling na. At saka hanggang ngayon, kung magagawa ko kahit nakasalampak lang po ako rito, talaga po yung pakikinig. Talagang yun po ang gustong gusto ko. Kasi po eh, diyan po lumalakas ang aking sarili. Isipin po nyo ngayon eh, madaling araw pa lang po, gising na ako, alas 3. Babangon na po ako, magcha-chaplet. Tapos po, alas 4, titimpla ako ng kape. Pupunta po ako sa itik ng anak ko. Ako po yung namimili na itlog. Mag-uumpisa po ako na 5:30. Mamumulot na itlog. Mayayari po ako ng 7. Yun po eh, na gagawa ko sa tulong ng ama, sa pakikinig ko po sa kanya. Mga alas 8:30 po, alis ako sa itik. Uwi naman po ako sa amin. Magde-deliver naman po ako nung mineral na water na nagtitinda po kasi kami. Magde-deliver naman po ako alas 10 hanggang alas 10. Minsan na ganun. Magwawalis, maglilinis. Tapos po, alas 10. Iyahatid ko naman yung anak kong babae sa bahay pare, nagtatrabaho naman po siya sa SM. Pag-uwi ko po, mamamahinga lang po ako ng isang oras, maliligo na po ako. Kasi po, magbibis na po ako. Kasi po, yun naman pong apo kong isa, iyahatid ko naman po ng alas 12, medya, sa eskwelahan. Diretso na po ako rito. Pag-uwi, pagyayari po rito, at hindi pa matatapos yung gawain. Maalangalin yung sundo ko. May sundo po akong alas 3. Umuwi po sandali. Sinusundo ko yung apo ko. Tapos po, nagbabalik ako. Alas 5:30, may sundo na naman po ako yung isang apo ko. Alas 8 po, sumusundo po ako sa SM. Sinusundo ko yung anak babae. Ba't po nagawa ko yun sa napakaling panahon? Hindi ko naman po masyadong, sabi nga po ng apo, huwag naman daw masyadong abasuhin yung sarili ko. Pero sa pagtitiwala ko po sa Panginoon, talaga pong ibinibigay niya sa akin yung lakas.
Kaya po, mga kapatid, hindi ko na pasyadong pakakatagal at nang marami pang makapagbahagi. Basta po, magtiwala lang po sa Panginoon at sa pakikinig po natin, isa puso po natin, pilit ang ating napapakinggan at isa buhay natin sa ating kapwa. Yun lang po, maraming salamat. Salamat po, Kuya Caps. Narinig niyo po lahat ang kanyang ipinahagi kung paano nga po ang kanyang naging puhunan ay ang pagtitiwala sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ngayon naman po ang aking tatawagan ay isang kapatid na alagad upang mag-alay po muli ng awit. Tinatawagan ko po si kapatid na Pilar. Buhay pa ba ang Diyos? Tunay nga pong kay Ina makinig sa bawat nagbabahagi. Patotohanan ko lamang po, yung pong una, si kapatid na Arlene. Kasi po, may bago pong, ngayon lang po sila. Para po magkaroon kayo ng... Siya po, nung makita ko dito, kapatid, purihin mo talaga ang Ama. Napakaganda po niya ngayon, di po ba? Sapagat noon po, butot balat na po talaga. Kaya habang nagbabahagi siya, tinitingnan ko, sabi ko, ang ganda ni kapatid. Talagang ibang magpaganda ang ating Panginoon. Amen po ba? Payat na payat po siya. Talagang hindi siya kasi makakain, po. Talagang wala nang Si Tatang naman, andun po siya sa isang tabi. Naka-wheelchair po siya. At talaga pong purihin ng Ama, Tatang. Pag po tuwing lalapitan kayo ng mahal na Apo noon, sabi ko, Ama, nawa, mabuhay pa siya. Ayan po ay pinagkalob. Talaga pong parang di na siya tatagal sa kanyang kalalagayan. Yan po ay nakamta nila sa kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya tunay nga po, wala po tayong ibang dapat pagtiwalaan, kundi tanging Diyos lamang. Makatatagpo tayo ng tunay na kaibigan sa ating Panginoon. Sa paniniwala at pagtitiwala, ganap sa Kanya. Kaya ang awiting pong ito, namnamin niyo po ang awiting ito para po sa ating lahat. Sino pang tutulong sa iyo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-isa. Kasama mo ako sa hirap at ginawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pang tutulong sa'yo
kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ang kininyo po na ang umawit ay ang ating Panginoon. Kaibigan po natin siya. At tunay na kaibigan magpakailanman. Kasama natin siya sa hirap at ginhawa. Magtiwala lang po tayong ganap. Kakamtin po natin ano man ang ating minimithi. Sa pagtuntun niyo pa lamang sa dakong ito. Kung inyong nadama, buhay ang Diyos. Wala man po ang minamahal na kinalugdan. Subalit ang Espiritong Banal nananahan po sa dakong ito. Kaya't sa inyo pong lahat, nawa po ang pagpapala ng Ama ay patuloy po nating kamtin. Tunay na magtiwala ngayon at magpakailanman. Salamat po, mahal na katakin na Pilar, sa maganda mong inaawit. Ngayon naman po, ang aking tatawagin ay isang cups po siya. Subalit lalapitan ko na lang. Hindi ko po alam ang pangalan niya. Paano po niya ipapaliwanag sa atin kung paano siya nagtiwala. Salamat po.